Try natin sa traffic kung kamusta sa traffic. Ito na. Inakuha natin Kawasaki H2 in the fresh in the morning. Ganda. Grabe. Nakakumot pa. So ngayon natin siya nakita ng maliwanag, no? Kasi kagabi madilim pa. Maganda pala sa umaga. Parang ganda ng kulay. Parang ano? Parang chrome na ano siya, eh. KYB. Adjustable pa lang. Preload. Ang ganda. Yung preload niya, kaya ano? Ito na ang preload. Kaya ihitin. Intro pa natin. Shoutout. Thank you, Donuts. Salamat ng experience ng H2. Mas malakas power nito kaysa VH2. Naalalayan ko lagi sa clutch pagka pag sumipa yung supercharger, kasi mabilang. Bilang parang sinisipa, eh, no? Third gear nga, nagwiwili. Ito, OA nga daw yung power nito, sabi ni Justin, di ba? Sabi ni Torky. Tapos puro carbon. Isang walkaroon muna bago natin sakyan. Lahat kinarbon, eh, no? Tire hugger. Tsaka talagang carbon. Chain guard. Ano, totoo ang carbon talaga, hindi, branded. Hindi yung kinaruno lang. Chain yung cover pinaka dito, carbon. Yung intake tsaka yung mga garnish, carbon lahat. Tsaka ito. Tank garnish, carbon din. Carbon winglets. Diretso ka na sa lahat carbon. Diretso na ako. Tapos siyempre yung manual inspired exhaust. Walang backfire. Yun, tsaka maganda walang backfire. Siguro ano, siguro naka-reflash, no? Siguro. So syempre binabayaran dito yung single-sided swing arm. Ito lang yung nag-iisang Kawasaki na single-sided swing arm. Oo nga, no? Nag-iisang Kawasaki yung single-sided swing arm. Siyempre pangalawa H2R, pero hindi kasi street legal yun. So ito lang talaga, no? H2SX, kaya lang ito lang. Wala yata available dito yun. Oo nga, H2SX, pero isa lang ata meron. Meron yun. Yung nabili kay Wiltek, yung G-Drone. Naka for sale na rin yun. Ah, for sale na rin. Nagsama na siya kagad. Yan na, abante mo lang. Ayun, nga pala, no? May technique pala to. Anti-tip yan, anti-tip. Ito na yung 1,000 kodo. Okay lang mag-ihay dito. Sige. Diretso na tayo kasi kailangan makabalik. Iuwi ko ng ano to, eh, sa amin. Yeah.
Alright, uwi na guys. Yum. Grabe. Grabe init. So babalik tayo bukas dito. Thank you. Sa mga public reaction dito. Ang wild eh, no? Grabe, pang ano eh, pang head turner. Wheeltech Kawasaki Makati yun. Grabe, sobrang cool. Cool factor overload tong Kawasaki H2 na to. Sobrang crunchy. Screamer na sobra. Sobrang ganda ng preno. Sikip din eh. Crush ba? Yung crush. Oh.
nangyari sa traffic, kung kamusta sa traffic. Wala, ipit. Sobrang sikip eh. Kaya ba? May wings eh, may wings. May wings, kaya pa rin. Grabe oh. Wings, kayang kaya. Kahit may wings oh. Diba? Singit pa sa kabila. H2 ba? Wala, kayang kaya natin isingit yan, H2. No problem. So ang downside nito guys, pag nasanay ka sa power ng H2, lahat ng motor mabagal na sa'yo. Mostly ng mga bikes magiging mabagal na sa'yo. Masanay ka kasi, diba? Oh my god, matraffic. Heads up a more. Kamali ako ng dinaanan, bakit ba ako nag-edsa-edsa kasi? Ah, may ginagawa lang. For the cool factor alone, sulit na sulit ito. Kung makakahanap ka pa ng maayos na H2. Quick shifter, one of the best. Mas gusto ko yung quick shifter na ito kaysa dun sa mga European counterparts, flagship superbikes. Ripping edge ah. Hindi naman ganun ka-traffic, maaga pa kasi. Kita nyo, third gear lang ha, cruising in third gear. Sobrang sarap. Sabi sa inyo, dream bike ko talaga to eh. One of my dream bikes. Only because of the cool factor and the screaming supercharged sound. Tsaka yung cool factor yung itsura niya kasi hindi ka lagi nakakakita ng H2 sa araw-araw mong. That alone makes it a very cool bike. Napapa-English ako dahil sa sobrang ganda ng Kawasaki H2. Nakaka-English factor. Lakas mga Tom Cruise, aka Tom Jones. Terrorizing the streets. So ako ngayon tatanungin mo, anong pinaka favorite kong big bike? Sheesh. Sheesh. Parang ano, nagdidikit na si R1 tsaka tong H2, pangatlo na lang si Fireblade. Dahil sa cool factor and madali naman siya gamitin. Ang ganda yung suspension, madaling gamitin, maganda yung shifter. Except for the neutral na hirap hanapin. Heavy traffic na naman, heavy traffic test.
with a Kawasaki H2. Sobrang lakas ng tunog niya eh. Tipong tamang flyby ka lang na ganyan, slow flyby. Naririnig ka na nila, so hindi mo na kailangan silang bomba ng matindi-tindi. Ito masakit dito eh. Ang gasolina. Lumalamon, lumalaklak ng gasolina. Kada piga isang baso ang mawawala ng gasolina. Legendary Kawasaki H2 with H2R winglets and Vandemon inspired exhaust cat delete. Syempre single sided swing arm with malaking ninja logo. Diablo Supercoarse SP tires. Yun, one click. Kaya ano ba sabi mo sa motor na to? Angas. Nakakita ka na ba ganito sa personal dati? Ngayon pa lang first time mo nakakita sa personal. Para ano ba? Kakaiba? Para magta-transform ng magiging robot, no? Para lilipad, no? May mga winglets pa, mga pakpak. Power Rangers daw. Second gear lang ako. Hindi na kaya ng dibdib ko, guys. So Saturday afternoon, yeah, ito traffic talaga. So this is it guys, nauwi na natin ang Kawasaki Ninja H2, the most powerful road legal ninja, the H2. Kasi yung sinasabi nila, H2R yung pinaka most powerful pero hindi naman siya road legal. So ito kasi, the most powerful road legal ninja.